Welcome back sa aking channel. Nandito na po uli si Mikey Gel. Ayan. Ayan po ang aking, ayan oh, may video bummer po sa likod ko. Ayan po ang aking bunso. Ayan. So, ngayon guys, magbibigay lang ako ng opinion. Opinion. Opinion ko po. Opinion lang po yun. Ika nga, walang masama na magbigay ng opinion. Ayan. So, ang topic po natin ngayon ay ang tuluyang pagsasara ng ABS-CBN. Ayan. Sa pagsasara po ng ABS-CBN, hindi lang po yung 11,000 na empleyado ang apektado. Pati na rin po yung mga viewers ng ABS-CBN na simula pa nung bata ay ABS-CBN na yung pinapanood, na ngayon ay bigla na lang magsasara. Siguro nga tama po, may mga pagkakamali ang ABS-CBN. Kasi po, kahit 100,000 nga naman ang nagawa mong tama, mabuo, mabuti, sa isang pagkakamali mo lang ay huhusgahan at huhusgahan ka na ng mga madlang people. Ayun na nga po guys, gaya nga po ng sinabi ko, kahit napakarami mo pong nagawang kabutihan at nakagawa ka ng isang pagkakamali, yung isang pagkakamaling nagawa mo, yun at yun na lang po ang makikita. Lalo't mabigat po yung pagkakamaling nagawa mo. Yun, dahil nga po sa may nalabag ang ABS-CBN, kaya ngayon sila ay tuluyan ng napasara ng kamera. Ayan, tuluyan na po silang napasara ng kamera. Nakakalungkot lang pong isipin na karamihan sa teleserye ng ABS-CBN ay talagang tinatangkilik ng mga tao. So, yun po ang nakakalungkot doon. Kagaya po ng mga anak ko, ng nanay ko, ako. May mga palabas po sa ABS-CBN na tinututukan at sinusubaybayan po namin. Kaya, sad to say, ayan, wala na. Tuluyan na po silang nawala. Pati po yung mga empleyado at ano ba, empleyado at mga manonood. Yung tama po ba yun? Yun, sila po yung apektado, which is hindi naman po talaga sila yung may kasalanan. Kumbaga po, sila po talaga yung pinaka-apektado. Ayan, so, hindi ko po alam kung magugustuhan nyo ang aking opinion. Sana, alam ko naman na sinabi na nabigyan na ng chance ng dapat nung March ni-renew ng ABS o inayos ng ABS, pero hindi nagawa. Hindi po natin alam kung ano po ba talaga ang dahilan kung bakit hindi inayos ni ABS-CBN ang issue about dyan. So, dahil nga po sumabay ang lockdown, kaya po siguro ganun. So, syempre, batas ay batas. Kaya, ayun. Wala na po tayong magagawa sa ngayon. Goodbye, ABS-CBN na po. Ayan, nakakalungkot lang pong isipin kanina. Habang pinapanood ko po yung balita at nandoon yung mga empleyado simula nung ibinaba na nga po yung
resulta, ayun, nag-iyakan sila. Naiiyak na din ako. Ayan, kaya po ganyan ang itsura ko. Kakapanood ko po ng balita about sa ABS-CBN. Kasi hindi po ako nahahabag about sa ABS-CBN. Dahil alam ko din na tama lang na panagutin sila. Na nahahabag po ako at naiyak po ako para sa mga taong naapektuhan. Yun po talaga. Kasi siguro kung inisip nila or hindi natin alam kung alam na ba. Pero dapat alam na ng pamunuan ng ABS-CBN yun na hindi lang siguro talaga nila binigyan ng aksyon agad-agad. Baka akala ay madadaan pa sa ganto ganyan. Ayan. So wala ng card doon, number one. Oh, number one na pinapanood ng lahat, si Cardo. Hindi pa natatapos si Cardo, si ABS-CBN. Ayan. Nakakalungkot po talagang isipin yon kasi wala na si Cardo po, hindi pa natatapos. Si ABS-CBN ay tapos na. Good luck kay Cardo. Paano mo itutuloy? Grabe. Grabe po talaga. Ramis, kanina talaga naiiyak ako doon sa mga empleyado kasi nag-iiyakan sila. Yan sa mga reporter, lalo na yung mga reporter. Kanya-kanya po tayong opinion. Kaya, ayan, opinion po yun. Opinion lang po yun. So, sana hindi walang mabash atin. Ayan, at kung nagustuhan nyo po ang video na to, please like. Huwag nyo pong kalimutan mag-thumbs up. Pagbigyan nyo naman ako, thumbs up lang. Ayan. Pati na rin, kung hindi naman nakakahiya sa inyo, isama nyo na rin yung subscription button dyan. Pati na yung pangkalembang dyan. Kalembangin nyo naman. Malaking tulong po yun para sa akin. Ayun lang po. Maraming salamat.